Dinesisyonan na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na one-year national state of calamity. At ayon nga sa Pangulo, hindi kailangan ng naturang deklarasyon sa buong bansa, kundi sa mga lugar lang na pinakamatindi ang tama ng bagyo. At nagsagawa kanina ng aerial inspection ang Pangulo, kung saan personal niyang tinignan ang lawak ng naging pinsala ng bagyong Paeng. At kaugnay niyan, may ulat live mula sa Noveleta, Cavite, si Alan Francisco. Alan? Dito maan sa probinsya ng Cavite, unang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos nga ang panalasa ng bagyong Paeng. Kaya naman pinatitiyak niya sa mga ahensya ng pamahalaan na agarang ibigay ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng pagbaha. Ito ang aerial inspection ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nasalanta ng bagyong Paeng sa Cavite at kalapit probinsya kanina. Matapos makita ang lawak ng pinsala ng mga pagbaha, dumiretso si Pangulong Marcos sa San Jose Evacuation Center sa Noveleta. Pinangunahan niya ang pamahagi ng relief goods at cash assistance sa mga nasalanta. Sa lalong madaling panahon, maibalik na sa kanilang tahanan dahil alam ko naman na pagka ganito, lahat ng na-evacuate ay talagang gustong bumalik kaagad. At tinitiyak na lang natin na hindi naman na magiging delikado ang pagbalik sa mga sa inyong mga tahanan, sa inyong mga negosyo. Nagtatanong na po siya sa akin, how is Noveleta? Anong tulong na naibibigay? Sabi ko, sir, hindi po makapasok ang DSW dahil sobrang lalim po ng tubig. Kasi maraming nasira. Aminado si Pangulong Marcos na kailangan ng permanenteng solusyon sa pagbaha sa Cavite. Kaya naghahanap kami ng long-term solution para dito. May possibility na merong project na approved na, na galing sa Japanese, sa JICA, na ipalalakihin nila yung ilog para mas malaki ang dadaanan ng tubig. And then, meron siyempre may mga flood control na gagawin. Nagkaroon din ng situation briefing ang Pangulo sa NDRRMC, Office of Civil Defense, at LGU officials. Tiniyak ng punong ehekutibo ang kahandaan ng gobyerno na magbigay tulong sa mga magasaka na naapektuhan ng bagyo. Sa initial report, mahigit sa 260 million pesos ang pinsala sa sektor na agrikultura. We have to see kung ano pang pwedeng buhayin, ano yung talagang hindi nakakayanin, and we will have to provide, po-provide na naman kami ng inputs para sa agri section. Malaking numero pa rin yung 260 million. At lalaki pa yan, I'm afraid to say. Lalaki pa yan as we get more reports to come in. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na hindi necessary o hindi kinakailangan isailalim ang buong bansa sa national state of calamity dahil ang pinsala na bagyo ay highly localized. I don't think it's necessary. I came to that conclusion in consultation with the DNR. Sabi, hindi naman kasi extensive, highly localized. Sa mga damage, we're talking about the East Coast, Quezon, dito sa Cavite, and then Maguindanao, tinamaan pa rin yung Maguindanao. So those are the areas. I think we will focus better if we stay with the calamity status as we have now. Dito sa Cavite, 10 ang kumpirmadong casualties, habang libo-libong pamilya ang naapektuhan ng pagbaha. Samantala, bago umalis ang Pangulo sa Cavite, nagbiro pa siya sa media bilang sagot sa mga kritiko ng pamahalaan na nasa Japan ang presidente noong weekend. Welcome to Hokkaido. Maan dito sa bayan ng Noveleta, 3 ang kumpirmadong casualties as of data yan kaninang umaga. 2 dyan ay dahil sa atake sa puso, habang isa naman ay apparently ay pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay. 80% sa bayan ng Noveleta o sa populasyon nito ay apektado ng pagbaha. Samantala, maan sa aking likuran, nakikita nyo, no, ay ongoing yung pamahagi ng ayuda para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Maan. Maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.